pa. Uy! Sumakay ka na sa kotse mong bulok! Huwag ba ka dyan, uy! 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 Ano ba? Baba dyan! Uy! Baba dyan! Ano ba blow mo, ha? Tignan mo. Tignan mo buta. Tignan mo buta. Ano? Ano nakikita mo? Nakita mo? Opo. Nakita mo na? Opo. Nakita mo, magragandan. Yabang-yabang mo? Bulit ka ba? Sir, hindi po, sir. Bakit busina ka ng busina? Sir, sila nga po itong busina ko, eh. Tingnan nyo. Wala, oh. Tingnan nyo, oh. Tadong tinilokan pa ako. Hindi naman sira. Lakas-lakas ang busina mo kanina, eh. Hindi po, sira po. Wala po, oh. May malasal ko lang po, sir. Sige ka na! Opo, sir. Dito kang kita, eh. Hoy! Huwag kang busina na busina! Pati ako na pagbibintangan dito. Oh, sige, paliparan nyo na yung mga sasakyan nyo. Diba sabi ko sa inyo, walang masusugal dito? Sir, maliitan lang naman po ito eh. Tsaka, katuwa lang po. Ah, ganun. Araw-araw kayo nagkakatuwaan. Pagbibigyan ko kayo. Pagitok, Cruz. Cruz, laya kayo. Pagkara, kulong lahat kayo. Sir, naman. Sir, naman. Ayaw niyo pumayag. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Ano nakakatawa? Grand na! Happy! Ayun, nakibabalik dito! I feel nice. A sugar and I wouldn't I feel good I knew that I would So good So good But I got you So good So good But I got you Romelo So good Ay, hindi ka na dating eh. Oh, dyan, 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 dito. Akala ko, hindi ka na dating na. Magagawa ko ba naman sa inyo yung Mang Melo? Eh, taon-taon ako lang bisita nyo, ah. Tama yan. At saka, handa ko na paborito mo. Mainit siya. Di pa rin kayo nagbabago? Tsaka pa rin at tikoy? Good for the health yan, eh. Tubig lang ang puhunan nyo dito, Mang Melo, eh. Yan. Magaling sa katawan yan eh. Oh. Ang palakas ng katawan. Oh, Kung Hei Fat Choy. 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 Salamat. Kung Hei Fat Choy. Kung Hei Fat Choy. Kong Wei Fa Choy. Kong Wei Fa Choy. Kong Wei Fa Choy. Come on.
sumunod ka sa akin. Oh, asong ko! Anong klase ka, Chinese? Kalahi mo, pakulong mo! Mali ba gawa ko? Kriminal yung tao! Siya kasama mga kidnapper! Bago mo siya, pakulong! Sana tinanong mo sa akin! Sana kinausap natin! Hawak ko marami ebidensya, Mr. Kahit na! Tayong mga Chinese dapat tulong sa isa't isa! Sa tingin ng tao, siguro lahat tayo sira! Tayong mga Chinese, kriminal! Wala akong magagawa! Siya kriminal, dapat lang siya kulong! Ako, leader! Crusade for peace and justice! Gawa ko lang trabaho ko! Dapat nga ikaw tuwa! Dahil sa grupo ko, madami ng bawas, kidnappers, dito sa Chinatown! Baka naman ikaw galit dahil ikaw meron alam! Ikaw wag bintang sa akin, Mr. Tanchoko. Lumapit sa akin asawa ng pinakulong mo! Sabi mo, sa kanya ganito. Kapag hukuman ang patunayan kanya asawa, wala kasalanan. Ako tigil na sa akin trabaho. Pero isa lang ang sabi ko sa'yo. Ako hindi titigil hanggat meron mga kidnapper dito sa Chinatown. Sila man Chinese o Pilipino. Problema ba? Mukha mainit inyong ulo. Hindi ko gusto. Sabi sa akin niya, Mr. Lee na yan. Para ba gusto niya, iktahan ako sa lahat na akin gawa. Baba mo. Dito.
Walang pinipiling araw ni oras ang mga hayop na demonyong yon. Pati iba naman mga ordinaryong mamamayan at matitinong negosyanteng incheck eh, dinamay pa niya. Sa lang nangyari dyan, Chief. Ay nasa kasama sindikato yan. Yun ang dapat natin malaman. Bakit pinatay nila si Ramon Tanchoco? Ito'y kilalang tagapagtanggol ng mga incheck dito sa Chinatown. Ako natututok dito. Alamin ko kung sino dapat managot dito. O sige, Jack. Pero tandaan mo, mag-iingat ka. Chinchabo wahi inwi isilo ia ok kui choi dan pa choi tijala nalambo wat tangcho bolang e ieng wang tangcho ko chang Chinatown lan wa ying Tama ang gawa mo, Jack. Pag ikaw may problema, ikaw puda hibuda. Jack puda tulong sa'yo. Sa kayo, Mang Melo. Kayo lang alam kung makakatulong sa'kin. Ano tulong gusto mo bigay ko sa'yo? Mang Melo, isa kayo sa mga pinakamatagal nang naninirahan dito sa Chinatown. At sa pagkakakilala ko po sa inyo, wala akong nakakaligtas sa inyong mga mata sa mga nangyayari dito. Ano ikaw ibig sabihin na late? May totoo yung mga nakalabang ko nung mapatay si Ramon Tanchoco. Sa ginawa ko paghahanap, napansin ko na tawang mga kriminal na incheck lamang ang may ganitong klaseng tato. Kung tama isip ko, siguro alam ko ibig mo sabihin. Ano ho yun? Mayroong usapan ang mga incheck yan, ha? Tungkol sa samahang incheck dito sa Chinatown. Anong samahan ito? Dragon? Dragon? Pero alam mo, sabi nila, yung dragon yan, sila hawak lahat sindikato dito Chinatown. Illegal gambling, drugs, prostitution, counterfeiting, white slavery, lahat illegal hawak nila eh. Imposible yata ang paniwalaan niya, Mang Melo. Sa laki ng illegal na hawak nila, imposible hindi sila sumabik kahit isang beses. At imposible rin walang magsalita tungkol sa grupong ito. Ano mo, Jack? Kami Chinese meron ugali. Siyempre, protekta namin kababayan.
Nakakita ka na Chinese, sinumbong ang mali ng kapwa Inche. Sa madaling salita ko, naniniwala kayo may grupong dragon. Ganon. Pero ingat ka, kung totoo yung dragon yan, maraming grupo yan. Kung kaya nila patay iba tao, kaya nila pakamatay. Para buti bulaklak yan, hawak ng dragon sa tato. Bulaklak maganda, andyan ngayon bukas wala na. Sila, pwede sila pakamatay para sa kanila dito. Ako masaya, Mr. Chua. Lalagay na rin si Elma sa tahimik. I know you love your daughter very much. Huwag kayo mag-alala, Mr. Lee. Sigurado ako dahil mabait na bata ang aking anak. Kaya kung kabutihan at tunay na pagmamahal ang papakita ni Elmer kay Abigail, sigurado ako ganoon din matatanggap niyang pagmamahal mula sa aking anak. Mali. Mali yan, Mr. Chua. Sa aming pamilya, ang lalaki kahit mali, dapat kampi pa rin ang babae sa kanya. Buti pa, ituro mo yan kay Abigail habang maaga. Kundi, si Elma ang magtuturo sa kanya. Lisa! 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 Lisa, sandali! Lisa! Uy! Lisa! 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 Tulog man o gising, Lisa. Inumulto pa rin ako ng nangyari sa'yo. Nakikita ko pa rin yung mga paghihirap mo. Narinig ko pa rin yung halakakan ng mga taong pumatay sa'yo. Hindi ko matahimik. Kaya patawarin mo ako kung hindi mo na ako makakabalik dito. Ito na huling punta ko. Babalik na lang ako dito kapag sigurado na akong nasa ilalim na rin ng lupa yung mga tao dapat managot sa pagkamatay mo. Sige. Dala kong pagkain, panay trabaho yeah. Ka na lang. Hindi lang. Baka mangangayayat ka, kumain ka naman. Ano ba yan? Kaso ni Tancho ko, magkakapatay sa kanya. May lead ka na kung sino tumira dyan? Wala pa nga eh. Suntok sa buwan nga itong ginagawa ko eh. Sir, may balita ko sa'yo. Ano? Patay na si Ninoy. Sir naman oh, seryoso to. Imprinta ng Peking Dollar. Baka gusto mo puntahan natin. Dante, kumpleto na ba yan?
Tawag na sa akin, kliyente. Kailangan na deliver na tayo. Boss, wala nang problema yan. Sabihin mo sa mga bata, magdana. Meron muna ng $100 mo. Yan. Oh, boss. Alin dito ang dollar mo? Ito. Hindi yan, boss. Ito. Peggy, ito. Good, good. Good work. O, sige. Impake na yan. Hindi tayo dapat na magsayang ng oras. Ante, pag ikaw deliver na, gawa ka pa mga 2 milyon. Yes, boss. Okay. Boss! Boss! Huh? Ay, mga polis. Hindi na to. Wala polis na ba? Wala tatak ko! Kunin lahat ang ebidensya! Kunin lahat ang ebidensya! May mga baril! Kunin lahat yan! Sir, wala na lang itong kaunto. Sir, wala din kayo mga baril, sir. Lahat, sir. Wala, sir. Teka, teka, sandali, Mr. Policeman. Baka mali kayo ng pasok. Ano ba kaso namin? Sir, biliyap yung ebidensya natin. Wala tayong laban dito. Eh, bakit may mga baril yan? Polis ba yan? Polis ka ba? Sir, sir, hindi kami mga polis. Pero kung teto ang mga papeles namin. Ibigay niyo mabuti yan. Please. Sir, kompleto mga papeles. Ayo! Sir, hindi ko pwede huliin yan. Kompleto ang papeles yan. Wala akong pakialam. Lahat! Sir, nakita ako doon sa monitor. Marami palang kamerang nakakalat dito. Kaya pagpasok natin dito, kitang-kita tayo. Ebidensya. Nakita na natin kanina may ebidensya eh. Aliwaliwanag nakita natin may mga dalas kanina eh. Pero pa sila ng isa. Mr. Policeman, akin yan. Totoong dollars yan. Huwag mo kong interesan. Kanina ko ba hahanap yan eh? Find those keepers! Huling lahat ang may mga baril! Dali lahat yan! Bistigan! Tignan natin kung saan mga baril yan! Bilis! Huh. You're lucky. They've chosen you as Irma's wife. You should be happy. Paano ako magiging masaya? Paano ako magiging maswerte? Basta nyo na lang ako pinagkasundo, hindi nyo man lang ako tinanong. Abigail, huwag ka magsalita ganyan sa papa mo. We just want to be sure you have a good life. Ang problema nga ho, kayo lang ang may gusto sa kanya. Eh, hindi naman kayo makikisama sa kanya eh. Ako. Hindi nyo ba naintindihan yun? Stop it, stop it. You know our tradition. Makulang pipili sa makikiasawa anak sa babae. You just obey what we want. Kung tutuusin, Papa, hindi na ako sakop ng nilulumot at walang kwenta niyong kaugalian. Dahil dito na ako lumaki. Abigail! Kagaya niyo, enchik ang dugo ko, pero Pilipino ako. Pwede ba? Pwede ba? Huwag na kakatwiran. Ito tandaan mo, ha? As long as I am your father, you have no right to refuse me. Ha? Kung ikaw hindi susunod, ikaw alis na! Abigail! Di ba tayo? Oy, sabi mo mag-waste ka lang, tapos may ahatid ka pala. Sino yung babae na yun? Eh, sabi ko sa kanya, auntie ko yun. Ayaw niya maniwala. Ano gagawin ko? Anong arte pinagsasabi mo? Sandali, sandali lang, ma'am. Auntie lang naman pala eh. Eh, bakit mo pagsisilosan yung tao? Eh, auntie lang yung hinatid, kamag-anak. Bakit mo pagsisilosan? Hindi niya auntie yun. Hindi mo auntie yun. May auntie bang hinalikan dito sa labi, ha? May auntie ba?
Uy. Ganun talaga eh. Pare. Meron ba namang auntie mo? Hahalikan mo sa lips, sobra naman yata yun. Napakalaki mo naman yata para humalik ng lips to lips sa auntie mo. Ano magagawa ko? Ganun kami magmahalan. Ganun kay ka-close? Oo. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. Ay, naku. Kalukuhan yun. Auntie mo, halikan mo sa lips. Naku, may... Yun na nga eh. Ay, naku. May auntie ba, ha? May auntie, ha? Ha? Ay, auntie! Sandali lang! Sandali lang! Huwag na kayo mag-away! Ano ko ba? Ikaw kayo na ka pa! Tama na! Huwag ka na! Ito po sabi na yan eh. Dito sa Jayo na eh na walang iya ka. Ano? Pati asawa ko sinasantingan mo. Hindi ko nga sadya eh. Inaawat nga kayo, away kayo ng away. Nagmamaang-maang ka ba? Huwag mo ko tutulak ha, pulis ako. Eh, look, pulis ka. Tarantado to. Walang iya ka, asawa ko siya. Ah, asawa mo ba yan? O sige, magsama kayo. Sabi pala kayo, naawat na kayo eh. Anong gusto nyo? Away, ha? Away kayo ng away, tapos nadamay pa kayo ng ibang tao. Okay ka lang. Dukas sa loob ng bahay yung mag-away sa susunod. Dito. Nahalikan sa lito. Huwag mo sabihin papayag ka. Anong gagawin ko? Kung ako sa'yo, paglaban mo yung katwiran mo. Tumanggi ka. Kung palayasin ka, edi umalis ka. Saan naman ako pupunta? Hindi naman yata ganun kadali yun eh. Alam ko yun. Pero mas mahirap yata yung makisiting sa isang lalaking hindi mo gusto. Kahit mga magulang Abigail. Walang karapatang pakialaman ng damdamin ng mga anak. Hindi lang damdamin ang isyo dito. Buhay mo. Kaligayahan mo. Ebidensya, ebidensya. Nahuli ko ng kailangan pa ng ebidensya. Bia. Ihanda mo mabuti ang kaso, attorney. Hindi ako papayag na hindi siya mabigyan ng leksyon. Ang abusadong pulis na katulad niya, dapat inaalis sa serbisyo. Tingnan mo ang gawa sa akin. Inabala na ako, iniskandalo pa. Yung pala siya, wala ebidensya. Dapat sa kanya, sa traffic, o barangay tanod, o may trade na lang. Attorney, ano nga ba yung kinakaso niyo sa akin sa kanya? Illegal arrest, ho? Oo, bakit? Ano? Sige, nagtad niyo yung sakato ko. Tarantado ka! Bumulot ka? Tarantado ka, bumulot ka? O ano, bumulotan tayo? Bumawa ka na naman ng gulo. Pabihira ka, ho. Hindi ka pa nahihiya nun? Pulis ka nga naturingan, ikaw pa ang gumawa ng gulo sa courthouse. Eh, sir, eh. Pasensya na kayo. Minura ako na in-check, eh. At pinatula mo naman. Pambihira ka. Kaya ka tinatawag na war freak dahil sa ugali mong yan. Matignan ka lang ng masama, nananapo ka. Masagi ka lang ng kote, nagwawala ka na. Madanggil ka lang, gusto mo nang pumatay, ano ka? Abay, mas marami pa yung kaso mo kaysa rin sa hinuhuli ng mga kasama mo eh. Pabayaan nyo sir, hindi na maulit. Sobra nang ginagawang pakikialam ng Jack Yabas niya. Kailangan, kilos tayo pagad. Dahil kung hindi, patay negosyo natin sa Chinatown. Papa, kung tatahimik lang tayo, hindi natin magagawa maghari dito. Sabihin ko ang dapat sa kanya, itumba na. Lahat ng hadlang sa ating grupo, kailangan patayin mo. Patulad ng traidor na si Ramon Tangchoco. Huwag masyadong mainit ulo nyo. Kailangan humanap tayo iba paraan para makumbinsiya. Importante, hindi madiskubre ang grupo natin. Ako na bahala sa kanya. Pinabibigay sa'yo ng boss ko. Kapag kumakain ako, ayokong may nanginigan. Mukhang maganda makipagkaibigan niya sa amo mo. Oo. At pinasasabi niya sa'yo na kung magiging mabait ka, dodobleng perang hawak mo. Na idadagdag niyo sa'yo. Padaling mo. Talaga? Okay. Talagang okay. Kung gano'n, nagkakaintindihan na tayo. Pinapay ko yan. At hindi pa tayo nagkakaintindihan. Kung kulang pa yan, handa niyang ibigay sa'yo.
kung gusto mo. Sabihin mo sa amo mo. Kanya na yung pera niya. Sa lahat ng ayoko, yung iniistorbo ko sa pagkain. Ano? Matapang ka lang kung lumadala kang baril. Ano? Gago, pulis ako. Dapat talaga may baril ako. Sige, tama? Ito. Tama na yan. Nagkakaalaman na tayo. Tandaan mo to, Jack. Magkikita pa tayo. Umalis na kayo. Hoy, liga. Liga rito. Liga rito. Sir. Sino ka? Driver po. Driver? Opo. Eh, bakit nakaitim ka rin katulad nila? Eh, may patay po sa amin. May patay sa inyo? Opo. Kaya bulo sa kanila, balik mo. Opo. Driver ka pala, naiiwan ka rito. Opo. Isa mo na. Kain tayo. Sigurado magiging mabuti sa buhay sa Abigail, ha? Mabait sa Elmer, ha? Siya siguro alaga sa Abigail. Oh, pero kailangan sigurado, nadalo kayo sa kadala. Nadala kayo regalo. Siyempre, siyempre. Kailangan dala kayo regalo to, ha? Siyempre. Pag wala dala regalo, wag na kayo nadalo, ha? Sa Abigail, wala sa kwalto. Ito lang nakita ko. Bakit? Maawa ka sa mga anak ko. Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo, eh. Makawala mo na naman kami, oh. Hindi ako magsusunod mo ng pulis. Maawa ka na. Hoy! Umihindi kayo! Patayin ko kayo! Huh? Wala ka sa mga anak ko! Anong lagay natin dito? Sir, nandun pa rin yung sa loob. Kasama yung hostage niya mag-iina. Kayong mga polis! Di ba sinabi ko sa inyo umalis na kayo dyan? Binibigaw ko kayo ng isang minuto! Para sumunod sa pinag-uutos ko! Dahil kung hindi, papatayin ko mag-iinang ito! Ah! Sabihin mo sa mga bata natin na magpapaputo ka. Pasok sa loob ng bahay. Pero anong baril mo? Sir? Pero anong baril mo? Mabutok ba ito? Mukhang gawang dalaw ito. Hindi, sir. Hindi ako lalaban sa'yo!
Gusto ko lang malaman ang problema mo para maayos natin. Tumimik ka dyan! Tumimik ka! Good answer. Lalabas ako, pare! Ibababa ko ang barrito! Ha? Gusto ko lang malaman kung anong kailangan mo para maibigyan namin. Eto ko, ha? Ito ang baril, nakataas. Ilalagay ko dito ng daan-daan to. O yan ang baril ko. Siguro naman wala ka nang dapat ikatakot. Wala na akong armas. Bata-bata mo pa eh. Bakit mo ginagawa ito? Malaki pa pag-asa mo sa buhay. Maganda pa kinabukasan mo. Kaya mabuti pa, sumuko ka na, sumama ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Hindi nila magagalaw kahit malahibo mo. Huwag mo na ako tuwin! Hindi akong gago! Sa katulad mo! Sino may sabi sa'yo magkakasundo tayo? Ha? Langit pareho lang kayo mga pulis! Papasukuhin niyo ako! Pagkatapos, ano? Salvage niyo rin ako! Ha? Ha? Apat na taon na. Ano ko ba naman? Malungkot ka pa rin. Nagnunuksa ka pa rin. Chris, alam mo kung gaano ko kamahal si Lisa. Alam mo rin kung gaano ako nasaktan sa kanya. Kaya kung di mo alam, manahimik ka na lang, ibahin na lang natin ang usap. Sige. Kaya lang, nahibos kayo ko ni Moron. Nalimta na nimo. Kaya baugod ka nga, kadlawan ako karon. Uy! Uy! Happy birthday! Hindi ko makakalimutan yun. Ano makakalimutan? Talaga si Chris. Paano ko makakalimutan yun eh? Ililibre mo ko ngayon. Thank you, sir. Happy birthday! Kaya lang, pasensya mo na yung pupuntahan natin. Tumuturo lang yun. Akala ko makakapasok na ako sa Manila Hotel eh. Eh, palagi ko lang nakikita sa labas yun eh. Natakot akong pumasok, baka singilin ako sa pintuan pa. Oh. Oh, yan, oh. Oh. Okay. Okay. Alam mo namang, yan lang ang nakayanan ko, eh. Ito, ayos na to. Alam mo naman tayo, mga pulis. Konti na swing. Bingo. Umamalasin ka nga naman, oh. Chris? 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 Kailan ako may nahabol sa kaking namatay? Sino ba ito? Bigata. Kinalulungkot ko ang nangyari kay Chris. Alam kong galit ka, kaya siguro maaaring magbakasyon ka muna. Sir naman, inaalis niyo ako sa kasong to! Kilala kita, Jack. Maaaring paminsan-minsan ay napagpapasensyaan mo atraso sa'yo. Pero hindi ang sa kaibigan mo. Kung pababayaan kitang humawak ng kaso, baka maging personal ang lakad mo. Sir, alam ko namang ako ang punteriya ng mga taong nakaengkwentro namin kahapon eh. Kung hindi dahil kay Chris, ako na ngayon ang piglalamayan. Binigay niya ang buhay niya sa akin, dapat gantihan ko lang yun. Yan nga ang kinatatakot mo. Yung pagganti mo.
Alam ko naman may kinalaman to sa paghuli ko kay Edison Yu eh. At sa tangka nilang panunuhul sa akin. Sa madaling salita, tama yung dinadaanan ko, may nagugulo akong mga grupo, kaya gusto nila akong patahimik. Sir naman, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan nyo naman ako ng pagkakataon na mabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ng isa sa mga matatapat yung mga tauhan. Ako hingi pasensya sa kawa aki anak, Mr. Lee. Pero aki pangako, kami hahanap sa kana. Hindi kami titigil hanggang hindi nakita sa abi, Kyle. Hindi lang ako ang ilagay ng anak nyo sa kahihiyan, Mr. Chua. Pati na pangalan namin. Ibali. May dalawang linggo pa bago kasal siya. Kailangan hanapin niyo, Abigail. Hahanapin din namin. Mamabuti. Nakakalat na ang mga tauhan ko sa buong Chinatown pa. Kung nandito pa si Abigail, imposibleng hindi nila makita yon. Ako sa'yo, ha? Sige, gawin mo! Total, nakita mo na lahat sa akin eh! Tsaka, nilamutak mo ng buong katawan ko! Hoy, pag hindi ka tumigil sa pagbibintang mo, babariling kita! Anong ibig sabihin ito? Nang ano? Itong katawan ko, bakit ako nakahubad? Sino maghubad sa akin kundi ikaw? Anong malay ko dyan? Aga-aga, away kay ni Sir Jack ko, ha? Good morning! Kumusta na pakilamdam ng alaga ko? Mabuti-buti naman ho. Ay, siya nga pala. Ako gawa hubad baro mo. Ha? Yung damit mo, ako gawa hubad. Ako gawa laba-laban na. Kayo hong nagubad sa akin? Oo. Kasi, uto Sir Jaco, alagaan ka mabuti. Kaya, punas ko katawan mo. Sige na, Alensyon, huwag yun siyang pakainin yan. Sabihin na kami kakain mamaya. O sige ha. Iwan kita na, kasi ako gawa pa luto sa kusina. Ano, Shoney? Ano? Nakaalis, ha? Kaya sakasunin lang ako sa presinto. Pulis ka? Oo, bakit? Wala. Ano, Shoney? Ipagkain, wala pa! Pagkatapos ng trabaho ko sa presinto, ihatid kita sa inyo. Wag, dito na lang muna ako. Pag nakita ko ng mga humahanap sa akin, huhulihin-huli nila ako. Alam mo, kagabi pa ako nanghihiwagaan sa'yo. Sino ba yung mga humahanap sa'yo? Galing akong probinsya. Kasama ako ng mga babaeng nirecruit para daw maging katulong ng isang mayaman dito sa Maynila. Pero yun pala, ibebenta lang kami sa kasa. Buti nyo nakatakas ako eh. Alam mo, malabo yung statement mo eh. Maganda ka. Hindi ang itsura mong ginagawang katulong. Eh, kaya nga sa kasa ako babagsak eh. Sige na naman. Dito muna ako titira. Ipaglalaba kita, ipagluluto rin kung gusto mo. Huwag mo lang muna akong paalisin. Ulis ako. Kung gusto mo na lang, report natin yung nangyari sa'yo. Basta ituro mo lang sa amin yung lugar na pinagdadalan sa inyo. Kami na bahala doon. Tapos pwede ka na umuwi sa probinsya nyo. Naku sir, ayoko nang bumalik doon. Bakit na naman? Malupit kasi yung tsuhin ko eh. Mula nung mamatay ang inay ko, lagi na niya akong sinasaktan. Baka binubola mo lang ako. Si sir naman, mukha ba akong mambubola? No, kumain ka ng kamatis. Thank you. Lahat ng tao sa Pilipinas kumakain ng kamatis. Kapit nga yung bagong tuli, nangangamatis. Nangangamatis? Basta kumain ka lang. Ang sabi ho niya sa amin, ipapasok daw po nila kami ng katulong. Yun pala, ipagbibili lang po kami. Marami ba kayo? Oo, sir. Kinakilala ka ba doon sa mga kasamahan mo?
Hindi po, sir, eh. Kasi galing sa ibang probinsya yung mga naging kasabayan ko. Nakilala mo ba kung sinong sumalubong sa inyo kanina? Alam ko, sir. Narinig ko po sa recruiter at sa incheck na bumili sa amin. Sigurado ka? Aray! Boss, ito na yung mga napili. Wala sa huling shipment natin. O sige. Dali na mga yan kina Mrs. Corpus. Na namin ang buong Chinatown, Elmer. Pero wala pa rin makapagturo sa amin kung saan namin maaaring makita si Abigail. Ang sabihin nyo, talagang wala kang silbi. Lahat ang ipagawa ko sa inyo, lagi kami palpak. Inalis na nga kayo ni Papa Jack Yamas dahil doon sa nangyari sa restaurant. Tapos pati yung problema ko kay Abigail, hindi niyo ako matulungan. Huwag mag-alala, Elmer. Hindi kami titigil hanggap di namin natadala sa'yo si Abigail. Huwag kayong mga ako, gawin nyo. Sa isang linggo nakatakda ang kasal namin. Kapag hindi natuloy ang kasal namin ni Abigail dahil sa katangahan nyo, ako ang papatay sa inyo. Elma, patay na ang ninong Benito mo. Si Jack Yamas. Tayo mo dyan. Halika na, baka lumamig pa yung pagkain. Lisa? Lisa! 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 Sabi ko na ako, babalik ako. Alam mo, mapapaliwala mo ako sa iyong drama. Nagkakamali ka. Pasensya ko na.
hindi ka pa natutulog. Hindi kasi mawala sa isip ko yung ginawa ko sa'yo kanina. Pasensya ka na ha, nabigla lang ako. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Mali pa rin ako, Jack. Dapat nga, natuwa ako nung napagkamalan mo akong si Lisa. Ibig sabihin, mabait din ako, tsaka maganda. Napagkwentuhan nga pala namin ni Aling Shawnee si Lisa. Nalaman ko yung tungkol sa nangyari sa kanya. Gabi na, matulog ka na. Totoo nga yung sabi ni Aling Shawnee, ayaw mong mapag-usapan si Lisa. Sorry ha. Hindi naman sa ganun. Iba kasi si Lisa. Mabait siya. Masayahin siyang tao. Mapagmahal. Walang oras na hindi kami masaya pag magkasama. Siya lang ang nakakapagpatiklop sa akin. Hanggang sa tarantaduhin siya ng mga hayop na yan. Biglang kumuho ang mundo ko. Nawala ng halaga sa akin ang lahat. Dahil siya ang buhay ko. Sino to? Siya'y sinasabi ko sa inyong i-score ng bato. Sige, kapapanyan. Bakit niyo naman kailangan gawin yan? Parang hindi niyo naman ako kilala. Baka naman pati ako gusto niyong kapapan. Hindi na. Kilala na kita eh. Kung bata mo, hindi. Tama rin daldalan niyo. Nasaan yung bato? Masyado mainit ang ulo nitong bata mo. Ilang ba i-score rin ito? Kalahating kilo. Tara! Lahat eh. Pagkano? Lahating kilo. Ha? Itundaan. Itundaan? Ito. O yan. Itundaan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang isasama mo rito, kumisyante. Hindi katulad ng mga dinadala mo rito. Seryoso. Itundaan libo. Itundaan libo? Hindi pitundaan libo. Kaya ko eh. Saka... Dadagdag mo ko ito. Pulis ako. Arestado kayo. Hindi maniwala. Meron din ako niyan eh. Eto. Binili ko pa sa kiyapo. Baka yun sa bata mo, peke. Pulis talaga ako. Barahan mo natin, bata. Ako? Medyo. Oh, medyo problem! Sige! Sige, tutukan tayo. Ha? Tutukan mo! Okay, magbarun mo! Ito! Lason! Bulot! Tutukan mo! Tama yan. Tara! Lason! Meron po sa taas! Ha? Oh! Alam mo na gagawin, Lason! Ha? Tama yan! Sige, Pisudyo! Huwag kang kukurap, Lason! Puto ka natin! Tama yan tayo! Huwag kayo magpapabuta! Ha? Ah!
Tado, kakatapusan mo na ngayon. Jack, wag! Kailangan pa natin yan. Oo nga, sir. Kailangan niyo pa ako. Sige, kailangan ka pa. Opo, opo. Kunin mo lahat ang ebidensya. Kwento sa akin, meron kang tinatago. Yun ang gusto ko malaman. Wala na akong dapat sabihin sa'yo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Dali! Tawari mo ako. Ibigla lang ako. Hindi na maulit. Pangako. Pati na tayo. Pwede, Papa. Hindi ko na kain lulukin ang pakikialam ng Jack Llamas ngayon. At lalo hindi ako papayag na maulit yung nangyari kay Rachel noon dahil sa pulis na yon. Alam mo, huwag mong idaan sa init ng ulo, Elmer. Ako rin. Gusto ko rin ipaghiganti si Benito. Pero, kung ipaghihiganti natin siya, kailangan alagaan natin na hindi lantad ating grupo sa gawin. Lagi nyo lang sinasabi yan, Papa. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pakikialam ng Jack Llamas niya. You listen, Elmer. Gawin mo ang gusto mong gawin kung
punong dragon ka na. Hello? Ano yan, son? Magkita tayo ngayon. Meron akong bagong tip para sa'yo. Okay, saan yan? Saan? O, alam ko yan. Hihintayin kita, ha? Hajak? Darating ako. Bye-bye. Good! Uy! Patawarin mo ko, Jack. Nelson! 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 Nakita ko na ang mga ebidensya laban sa iyo, Jack. Mabigat. Mabigat itong kaso mong to. Hindi ko kayang arigwin. Wala akong kasalanan, sir. Kilala niyo naman ako, eh. Tsaka, maaaring may pagkakamali ako, pero hindi ko ugaling pumatay ng taong walang kalaban-laban. Frame up to, sir. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin, Jack. Pero, sir, ibig niyo ba sabihin yun, tinatalikuran niyo na ako? Hindi kita iniwan ko. Bakit kita tatalikuran ko? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong pe-personalin ang kasong to? Pero anong ginawa mo? Sir, tulungan niyo si Abigail, nasa bahay ko. Delikado ang buhay niya. Bigyan niyo siya ng proteksyon. O kaya sundin niyo siya, sir! 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 Happy!
akin! Oy! Saan yung dadali na matigil? Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa kanya. Sa ugali ng isang pulis, tanong kong hindi siya papayag na pakulong na walang kasalanan. Ngayon, isa na siyang kriminal. Mas madali na siyang patayin. At mula sa pagtataguan dito sa lugar natin, sa nangyari pagkamatay ng dalawang Chinese, buong Chinatown ang kalaban niya ngayon. Ikaw, Dante, lakad ka na. Pag-ariglado na lahat, tawagan mo ko. Yes, sir. Sige. Tado, uulin mo pa ako, born again. Hindi pa rin kita pakakawalan. Sisilbihan mo pa ako. Saan ko makikita si Antonio at si Elmer? Hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Alam ko! Alam ko siya! Alam ko! Alam ko! Sige, bantay, husto. Ang sarap pong handa natin ngayon, ha? Talaga ako dito kay Mr. Chua. Bahay, bahay. Tignan mo naman. Oo. Napakatuli. Chua. Kasama na lang kayo dito. Kaya ko na. Ha? Kama pa pa. Sinatalo. May iba kinakausap. Ikaw hindi hiya sa sarili mo. Hindi mo kami iisip, papa mo. Ayun, sasakit tuloy siya dahil sa'yo. Mama, hindi mo kinalang mga taong yan. Masama ang ugali nila. Tumigil ka. Ikaw may problema, hindi sila. Ay.
Ano bang gisisi niyo, Carmela? Matutuloy ba ang kasal nila o hindi? Ay, naku, Mr. Lee. Huwag ko kayo alala. Matutuloy ang kasal. Kakausapin ko lang siya. Yeah.
pagkikutan nyo. Babalikan kita. Kailan mo ako babalikan? Jack. Sige lang, Jack, babalik ako. Yeah.
Sinakalmo ko. Kung ganon, hindi kayo dapat tagal dito. Kung ikaw patay ka isa-isa anak sa Antonio Lee, tsaka kung hindi apapayang ko hindi gabi sa'yo eh. Liit lang ito Chinatown. Pwede kayong kanila hanap kagad eh. Irikado kayo dito. Wala akong alam na pwede namin pagtaguan. Ako, mayroong luma bahay sa Antipolo. Doon kayo tago. Wala tao sa bahay ko. Kailangan malaman ito ni Jefe. Tatawagan ko siya. Huwag ka na tawag sa hepe mo. Ako na bahala tawag sa hepe mo. Baka abutan kayo tao ng Antonio Lee. Babae pa ito kasama mo. Mapahamak pa yan pag nakita kayo. Yeah. Salamat ka. Huwag ka na paalam na si Tina. Ingat lang kayo, ha? Salamat ka, Manelo. Sige, alisa ka. Alisa ka, ha? Alis, alisa ka. Ang dapat tapusin. Nabigyan na ng katarungan ang nangyari kay Lisa. Ano pa bang gusto mong gawin? Sa ginawaan ng pag-frame up sa akin, kahit saan ako magpunta, hanapin ako ng alagad ng batas. Kailangan patunayan ko na wala akong kasalanan. Ba't hindi ka nalang sumuko? Kung gusto mo, ako magpapatunay na wala kang kasalanan. Handa akong tumistigo, Jack, para sa'yo. Hindi ganun kadali yun. Malalim ang koneksyon ng sindikato ng dragon. Hindi natin alam kung sino kakampi natin o sino kalaban natin. Ngayon pang alam nila na hawak ko ang susi kung paano ilalantad ang sindikato nila. Hindi sila titigil hanggang nila akong patatay. Ibang klase lumaban ng mga yon, walang kwenta sa kanila ang buhay. Patay kung patay sila. Kagaya ng simbolo ng puting rosas. Puting rosas? Oh! Sabi ni Mang Melo, yung puting rosas na hawak ng dragon. Natato, ang ibig sabihin nun, kung kaya nila patay iba tao, kaya nila pakamatay. Para puti bulaklak yan, hawak ng dragon sa tato. Bakit? Paano nalaman ni Mang Meli? Siguro binanggit mo. Hindi, hindi ko dinitayo yung tato. Paano nalaman yung tintukoy ko? At kung hindi siya naniniwala dun sa dragon, paano niya malalaman yung tato na nakita ko? Thank you.
sinasabi sa'yo, masyado ka magkiyan ang iro eh. Kung kami handa pumatay, handa rin kami mamatay. Hindi ka pwede alis dito ng buhay. Ano ang sabi? Mabuti naman, parang hindi natin alam. Mang Melo! Malaki pa naman ang respeto ko sa'yo. Sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Pero wala nang kwenta ngayon yun. Handa na ako mamatay. Para mamatay ka lang. Dahil marami ka pang pahihirapan. Yan ang gusto kong paliwanan sa'yo kanina. Siya ang puno ng dragon. Tara. Milyar yun. Ako yun ha. Nagsisan na tayo, Pansko. Come on.
Ay, niya kami kilitiga pa. Yeah. Congratulations. Maraming salamat po. Gusto kong malaman mo na ako ang unang taong bumati sa iyo dahil nagbalik na muli ang pagmamahal na nawala sa iyo. Salamat po. Mag-enjoy kayo sa inyong paghahanim. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Jack, huwag mong kakalimutan ang trabaho. Oo. Babalik po ako. Sige. Hindi ko mo makakalimutan yun. Oh, sige. Maraming salamat po, Colonel. Sige po. Sige, Jack. Sige, sir, kita ulit tayo. Ingat kayo. Sige. Sige. Jack, kailan ka ba bibili ng bagong kotse? Mamaya. Bibili tayo. Yan ang gusto mo. Anong kulay? Ha? Hello. Hello. Sandali lang, ha? Sandali lang. Saan ka pupunta? Pabalik agad ako. May ayusin lang ko. Very nice day! Puputukan ko, tatakbo. Di ba ilang beses ko na sinasabi sa inyo? Huwag kayo maglalaro dito ng karakos. Opo, sir. Opo. Bakit ang kukulit mo? Naglilibang lang naman po eh. Ibangan. Maglibang tayo ngayon. Huwag ako ba itong dalawa? Pagkara, kulong kayo lahat. Pag-cruise, laya kayo. Parehas na yun. Wala! Ano kayo, sir? Talo na naman! Wala, talo na yan. Wala, talaga ito, sir. Ah! Happy! Ayun! Ayun! Ano nga ka to? Ha? Tumatawa ka? Kaya po eh, magp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 
Alo na naman. Beses na. I feel nice. Ang sayo na lang yan. Ikaw naman kasi pati mga nagsisigay, pinapatulan mo pa. Uy, ang galing nito ha, Purus. Purus, walang tara. Ha? Tarantado yung mga yun ha. Ibali, magkakalim mo naman ako. I feel nice. I feel the response. Yeah.
that I would not. I feel good. I knew that I